Alright, sup guys, Kendo Fox. So, meron tayong quick battle ngayon, Galleon versus Geekers. Actually, nangyari sa anime, naglaban yung owner nila, si Lee tsaka si Crusher. Pero in this episode kasi parang what if hindi nag-evolve yung Galleon to Galleon 2 or Galleon G. Kasi Galleon 2 yung lumaban sa ano eh, sa Gigars, sa G Revolution. So episode 50 yan. So tignan natin yung results dito. All stock parts. So wala naman masyadong special dito sa Gigars. Engine gear system siya. Ito yung full auto clutch version. Wala kong key eh. Pero nagsiswitch yan from attack to stamina. Magiging free spin lang siya. Ganun. While on the other hand, alam na natin yung Galleon 1. So tested na rin talaga tong Galleon. Nung nag-tournament ako ng mga first generation Beyblades. All Beyblades sa season 1. Galleon yung nag-champion dun. So grabe rin mga nakalaban niya dun. So alam ko na yung lakas ng Galleon. So ngayon, tignan lang natin kung kaya niya ba yung gigantic claw ng Gigars. As we all know, yung gigantic claw niyan, sobrang tigas yan guys, yung AR niyan. So ayun, tara, tignan natin yung result ng battle. Okay guys, so round 1. So yan ang Galleon, no? Nakita niyo yung kanyang survivor ring, yung yellow. May damage yan kahit papano. Pero yung gigantic claws ng ating ano, lakas, no? Grabe, solid hits yun for our Gigars. So yun yung nakakatakot sa Gigars eh. Grabing tigas nung kanyang attack ring. Solid yung material. Okay, so round 2. Actually sa Gigars, hindi naman nakakatakot yung engine gear system yun. Nakakatakot sa kanya yung talagang attack ring niya, or also known as energy layer sa first system. So matigas yung attack ring niya talaga. Yun o, solid hits. Ring out finish para sa ating Gigars. So 1 point system pa din tayo. So score is 2-0. Ganyan kalakas ang Gigars. So kung nangyari sa anime pala, kawawa yung Galleon 1 sa Gigars. Well anyway, nilaban ko na rin ng Galsley dito dati. So siguro Rock Bison. Ay hindi, naglaban na rin ata sila ng Rock Bison. I believe gumawa na rin ako ng video about that. So, tignan natin kung makakabawi pa ba ang Galleon. So, first launch pa rin, syempre, ang ano, ang Gigars. Isa na rin yan sa mga rare, actually. Ayun, lumalaban ang ating Galleon. Actually, ang Galleon, nag-champion yan sa kinawa kong tournament eh. Lahat ng Beyblade sa season 1. Ayun! That's a score. That's a score for our Galleon. So, score is 1-2. 1-2. 1 for Galleon, 2 for Gigars. Okay, so since panalo ang Galleon, siya muna. So, pares balance pala to guys. Pero, yun nga. Meron kasing engine gear system yung ating ano, Gigars na from attack mode to, yan, to free spin na lang, endurance. So, yung Galleon 2 pala or Galleon G, sobrang rare nun guys. Oh, panalo Galleon. Wow, okay, score is all 2. Okay, last round pa. Nice, nice. So, yun pa, speaking of Galleon 2, mahirap makahanap niyan. Actually, gumawa ko ng list, complete guide. Lahat ng Beyblades from season 1. Lahat to galing sa anime lang. Ah. So, yun, yung Galleon 2, makakuha mo siya sa random booster volume 9. So, isa yan sa pinaka mahirap i-hunt na Beyblade. Mayroon akong isang Pinoy na alam, si Brick Biscuit. So, maghahanap kayo ng mga Beyblades, sa kanya kayo maghahanap. Meron siyang Galleon 2. So, yun, isa nga sa pinaka-rare din yan. Okay, so, final round na. Actually, napaka-lakas talaga ng ano, Gigars. Oh. Pero, lumaban naman ng Galleon. Umabot pa nga ng all 2. Pero, yun, panalo ang Gigars sa battle na to. So, yun, experiment battle lang naman to. What if kung Galleon yung lumaban sa Gigars sa G-Revolution. So, yun. Natanggal pala stickers ng ating Gigars. Maraming salamat. This is Kento Fox signing out. Peace!